We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel. Sa kabila ng mas lumalalang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea, isang bansa ang nagpahayag ng suporta at handang tumulong sa Pilipinas kung sakaling magkakaroon ito ng digmaan kontra sa higanting bansa ng China, itong bansang Israel. Sa unang tingin, ang Israel at Pilipinas ay nasa magkabilang bahagi ng mundo. Kahit na napakaliit lamang na bansa, ang Israel ay isa sa may pinaka-advanced na mga teknolohiya at puwersang militar sa Middle East na sa kasalukuyan nga ay nakikidigma sa iba't ibang mga grupo na kalaban ito sa rehiyon, habang ang Pilipinas ay isang maituturing na rising nation sa Southeast Asian region na kinakaharap ngayon ang malaking tensyon sa geopolitical dispute kontra sa China. Halina't talakayin natin kung paanong ang aliyansa sa pagitan ng Pilipinas at ng Israel ay posibleng maging isang malaking hakbangin na maaaring makatulong upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang bansang Pilipinas ay mayroong strategic location sa South China Sea at isa sa nagiging balakid sa ambisyon ng China na maging isang superpower sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagaganap ang territorial disputes sa pagitan ng mga bansang ito. Tuloy-tuloy ang pagiging agresibo ng Chinese government na sinabi pa nga na huhulihin nila ang sinumang pumasok sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Alam naman natin na malayong malayo ang antas ng puwersang militar ng Pilipinas kumpara sa China. Buti sana kung pwede nating ipasok ang walang kamatayang si Cardo Dalisay o di kaya naman ay ang mga keyboard warriors na sobrang tatapang sa social media. Pero kidding aside, bilang isang maliit na bansa na ipinaglalaban ang kanyang teritoryo kontra sa napakalaki at napakalakas na bansa, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa mga malalakas na mga bansa upang kahit paano ay ma-counterbalance natin ang sitwasyon na ito. Ang Israel ay kilala dahil sa kanilang proven and tested military capabilities at mga cutting-edge defense technology. Ang bansang ito ay matunog na matunog na isa sa mga magiging kaalyado ng Pilipinas na makakatulong sa ating bansa upang mas palakasin pa ang ating defensive capabilities upang kahit paano'y mapigilan ang pananamantala ng bansang China. Gayunpaman, ang Israel-Philippine Alliance ay siguradong maraming magiging komplikasyon, kaya naman dapat ay isaalang-alang ng dalawang bansang ito ang maraming mga bagay-bagay na maaaring makaapekto pa sa lumalalang tensyon na ito. Kinakailangan pag-isipang mabuti ng Israel kung makakapagbigay ba sa kanila ng benepisyo ang pagtulong nila sa Pilipinas kung sakaling kalabanin nila ang China na isa rin sa kanilang major economic partner. Kailangan ding ikonsidera ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa Israel na alam naman natin na palagi ring nasasangkot sa regional conflict. Not to mention na hanggang ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang gera nito sa mga karating nitong bansa. Sa kabila ng magkalayo ang Pilipinas at Israel, mayroong malaking historical connection ang mga bansang ito. Isa ang Pilipinas sa 33 mga bansa na bumoto na pabor para sa UN Resolution 181 na sumusuporta sa pagkakabuo ng Jewish State of Israel noong 1947. Tanging ang Pilipinas lamang ang bansa sa Southeast Asia na sumuporta sa resolusyon na ito. Noong World War II, sa ilalim ng pamumuno ni President Manuel L. Quezon, binuksan ng Pilipinas ang kanilang pintuan para sa mga Jewish refugee na tumatakas noon sa Nazi persecution. Naging tahanan ng higit sa 1,300 na mga Hudyo ang Pilipinas noong walang ibang bansa ang gustong tumulong sa kanila. Dito na nga nabuo ang isang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Sa mga sumunod na mga dekada, mas pinalawak pa ng Pilipinas at Israel ang kanilang diplomatic relations. Dahil na rin sa majority ng mga Pilipino ay Katoliko, ipinakita ng Pilipinas ang appreciation sa historical and religious significance ng Israel. Samantala, nirecognize naman ng Israel ang strategic importance ng Pilipinas sa Southeast Asian region.
Sa unang tingin, maaaring sasabihin ng iba na mahina ang relasyon at ang mga dahilan na ito para maging rason ng pagsuporta ng Israel sa Pilipinas kontra sa China kung pagbabasehan nga ang mga kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, binibigyang din ito ang mga fundamental basis of shared values at mutual respect sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga pundasyon na ito ay maaaring maging daan para sa mas malawakang pagtutulungan ng mga bansang ito, lalo na kung maaharap ang ating bansa sa isang digmaan dahil na rin sa tuloy-tuloy nga na pang-aabuso ng China. Napakataas ng reputasyon ng Israel sa buong mundo kung ang pag-uusapan ay mga military capabilities dahil na rin sa dekad-dekadang experience ng pakikipaglaban ito sa mga karatig bansa na hindi tinatanggap o nire-recognize ang pagkakabuo ng Israel. Ang Israel Defense Forces o IDF ay tinuturing na isa sa pinakamagagaling na mga sundalo sa buong mundo sapagkat sumailalim na nga sila sa napakaraming labanan. Bukod dito ay napaka-advanced din ang kanilang military technology at ng intelligence unit nila katulad na lang ng Mossad. Isa sa nakikitang susi sa tagumpay at kalakasan ng Israel ay ang kanilang tuloy-tuloy na technological innovation sa cybersecurity, drone technology at maging sa kanilang mga missile defense system. Magiging malaking tulong ito para sa Pilipinas lalo na sa kinakaharap nitong tensyon kontra sa China na sa kasalukuyan nga ay patuloy pa rin sa pagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Kung magkakaroon ng access ang ating bansa sa cutting-edge technology ng Israel at maging sa mga military trainings at intelligence gathering nito, siguradong mas palalakasin ito ang defensive capability ng ating bansa. Ang patuloy na pag-angat sa kapangyarihan ng bansang China ang nagiging malaking banta sa maraming mga bansa sa Asia-Pacific region. Sa patuloy nga na ginagawang pag-angkin ng China sa maraming mga teritoryo, isa ang Pilipinas sa mga apektadong bansa na nakakaranas ng pangbubuli mula sa malaking bansa na ito. Gayunpaman, kahit na limitado ang kakayanan at alam naman nating dihado talaga rito ang Pilipinas, handa pa rin tayong tumindig kontra sa kalaban upang ipakitang hindi tayo pasisiil. Halos lahat ng aksyon na ginagawa ng China ay upang masiguro nila na makukuha nila ang mga disputed territories sa Asia-Pacific region, kabilang na nga ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Ang kanilang pagtatayo ng mga artificial islands, ang pagdeploy nito ng kanilang mga naval vessels at ang pagpapakita ng kanilang malakas na puwersang militar upang i-intimidate o takutin ang mga bansang kalaban ay bahagi ng mga agresibong hakbangin ng Chinese government. Ang lahat ng ito ay lalo lamang nagdudulot ng tensyon sa rehiyon habang inilalagay nito sa alanganin ang kapayapaan at katahimikan dito. Para sa Pilipinas, ang mga aksyon na ito ay direktang paghamon sa soberanya ng ating bansa at malaking banta na rin sa ating papausbong na nga na ekonomiya. Dahil nga rito ay napilitan ng ating gobyerno na pag-isipang mabuti ang mga gagawing hakbangin katulad na lang ng pagkakaroon ng mga strategic alliances na maaaring makatulong sa atin sa hinaharap. Dagdag pa rito ang patuloy na makikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa upang sa ganon ay maging kaalyado natin sila kung sakaling sumiklab nga ang digmaan. Isa nga rito ang Israel na alam natin na battle-tested na dahil na rin sa ilang dekadang karanasan sa pakikidigma sa mga karatig nitong bansa sa Middle East. Pero ano nga ba ang magiging pakinabang ng Israel kung sakaling tutulong ito sa Pilipinas? Alam natin na ang potential alliance na ito sa Israel ay malaking-malaking pabor para sa Pilipinas. Gayunpaman, marami ring magiging positibong kalalabasan ang partnership o alliance na ito para sa Israel. Maganda at very strategic ang lokasyon ng Pilipinas sa Southeast Asia. Itinuturing din tayo bilang isa sa mga fastest growing economy sa rehiyon na ito. Malaki ang demand ng Pilipinas pagdating sa cybersecurity solutions, agricultural technology at water management system na ito ay mga pangunahing expertise ng Israel. Sa pagtutulungan ng dalawang bansa na ito sa trade and investments, siguradong magkakaroon ang mga ito ng mas malaking economic growth. Bukod dito, dahil nga sa magandang lokasyon ng Pilipinas, magkakaroon ng opportunity ang Israel para mas makapag-diversify pa sila ng strategic partnership sa iba pang mga bansa sa Asia-Pacific region. Let's face it, alam natin na ang China ay isang malakas na bansa at hindi natin ito kakayanin. Ang pakikipag-alyansa sa Israel
ay magbibigay ng malaking suporta at strategic advantage para sa Pilipinas. Ang military capability ng Israel, particular na ang mga expertise nito sa intelligence gathering, cybersecurity at maging sa maritime defense ay mga bagay na unang-unang kailangan ng Pilipinas dahil na rin sa ating security concerns. Ang access sa Israeli technology katulad ng advanced radar systems, unmanned aerial vehicles at missile defense system ay siguradong magpapalakas sa abilidad ng Pilipinas upang ma-monitor nito ang maritime border at ma-detect ang mga potential threats mula sa China. Mapapalakas rin ng Israel ang mga military preparedness ng mga Pilipinong sundalo sa pamamagitan ng mga world-class military trainings nito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.